Okay, after 8 months na paggamit dito kay Aerox Standard version 2. Ang unang papaltan natin, naramdaman ko na yung brake pad natin sa front. At kumakayod na sa bakal. Kita ko yung ating bakal, may pakita ko ha, may mga kamot-kamot na. Eh mas mahal po ang ano, kailangan natin gawin agad. At mas mahal po ang rotor disc kesa sa brake pad. Kung di ko nagkakamali, 5 to 600 pesos po ang brake pad. Kaya ito, gawa natin ang paraan at paggawa natin. Hindi pwedeng pabayaan. Kaya pansamantala, ang ginagamit ko, tumuon ng brake sa likod. Kaya lang, drum brake medyo papa-adjust na rin natin at ano na rin. Mabalalim na ang kapit. Kaya ito, ingat-ingat lang tayo. Pakita ko sa inyo ha. Okay, ayan ha. Kita nyo, may mga kamot na siya oh. Ayun. Mamaya, balik tayo doon sa mekaniko sa Desmark. Paayos natin yung ating brake pad. Okay, dadalhin ko na nga sa gagawa. At hindi ko na magamit talaga itong kanang preno, itong disc brake sa unahan. Sa bagay, drum brake lang yung likod natin. Talagang kumakawid na, ang lakas na ng sayad niya dun sa disc. Saka napansin ko, itong aking preno sa likod, itong drum brake, ayan o, kita nyo, ang lalim na rin, no? Medyo mahina na rin, papa-adjust din natin to. Okay, tara na. Sana hindi busy yung mekaniko para hindi tayo matagalan at mabilis lang naman pagpapalit ng brake pad. Sana naandyan yung mekaniko, baka busy eh. Okay, ito sa Desmark. Ayan, buti. Bakante, at uulan na rin. Ayan, tamang-tama. Okay, talagang nakareserba na ata para sa atin. Sir, good morning. Baka may babatiin ka si Ivan, yung ating nag-iisa mekaniko. Shoutout sa'yo, Ivan. Shoutout dun sa aking pinaka-the best na tatay. Okay, sige. Musta tatay mo? Ayos naman po. Ayos na. Okay, sige. Papagawa ko na yung ating ano, preno. Ano? Nga pala, Ivan, pati itong ano, sa drum brake, malalim na rin, no? Ha? Oo, adjust mo na rin, no? Wala tayong preno, delikado. Okay, sige. Baba lang ako, ha? Okay, tatanggalin muna ni Sir Ivan yung pudpud na brake pad. At baka magkamali pa ako ng pagbili. Tara, Ivan, total, ayan, nandito na tayo para magkaroon ng idea yung ating mga ka-riders. Ano bang masamang epekto pag pinabayaan na kumakayod na yung brake pad natin? Unang-una sisirahin yung rotor disc po. Ito, sir, medyo no? Medyo mahal kasi ito, sir, pagka na magtipid sa, ano, sa brake pad. Kasi pagka nagtipid ka, sir, unang sisirahin niya ito. Medyo may kamahalan talaga, sir. Pero, sir, hindi pa pasira. Okay pa ba ito natin? Okay po yan, wala pa naman. Wala problema. Sige. Eh, sasamantalayan ko na sa mekaniko natin, ha. Matagal ko na itong gustong itanong, sir, eh. Ano ba talaga maganda? Single piston caliper o dual piston? Malimit kasi, lalo sa mga scooter, sir. Mas prefer ko kasi yung single piston lang. Sa front o sa front. Pwede ba yung magkaiba? O hindi, dapat pareho lang? Pareho lang, sir. Kasi pagka yung, ba, depende po kasi sa design niya ng motor. Okay. Halimbawa, depende rin sa bigat. O lightweight nung sasakyan. Okay. Tulad ni Aerox, mas prefer ko kasi dito single piston gawa ng mas balanse yung tulak ng brake pads. Ayun. Pero mo sa dual piston. Yung dual piston kasi, sir, minsan kasi pagka lalo pag stack up siya, hindi pantay yung kain ng nagiging kain ng brake pads, okay. Lalo na pag madumi. Yun po ang na-obserbahan namin, sir. Ayan, okay. Sana nakapagbigay po ng idea sa ating lahat at hindi ko rin talaga alam kung ano ba pagkakaiba ng single saka dual piston caliper. Ayan, bubuksan na po natin. Siya lang pala. Ayan, maganda po talaga pag isang mekaniko lang ang ating trusted yung pagagawain. At maganda ho yung pag nasira, alam na natin kung sino sisisihin. Isang mekaniko lang. Pero hindi, mahusay ho ito si Ivan. Wala pang subablay ito na ginawa dito sa ating Aerox. Siya ho ang naglilinis nito ng gilid, nag-change oil. Saka ito nga ho, pangatlong pagagawa natin, yung preno na. After 8 months po ng paggamit, sir, okay lang ba yun? 8 months? Talagang pag regular na gamit, ano, sulit na rin. Kasi noon na, nagkakalamba kayo eh. Oo nga, balikan ako ng kalamba eh.
Kaya tama-tama lang po. Okay. First time pumabuksan mga riders itong ating caliper, ayan. Ang naman yung tatanggalin yun sa red. Yan lang naman, dalawang bolt, ano? Saka ito, tatanggalin. Ayun, tatlo, tatlong bolt. Para maluwag kumabuksan. Anong sukat, sir? Jis? Jis po. Jis ang sukat ko, anong pambukas na wrench. Para maluwag kasi bago din tatanggal. Pero ako nagtatanggal talaga nito. Alam nyo mga ka-riders, naninibago ko eh. Kasi sa loob ng 8 months ito ha, hindi naman sa pinupuri natin ang gusto itong Aerox. Siyempre alam natin marami rin issue sa Aerox eh. Pero ito talaga, mula nang wala tayong galawin, wala tayong in-upgrade, all stock lang siya. Yun lang ha, side mirror lang pinalitan natin. All stock po talaga, 8 months wala akong nagiging problema. Ito lang, ngayon lang lumabas to. Siyempre natural naman talaga sa brake pad, ano sir, dahil ginagamit ang preno, mapuputbud at mapuputbud po talaga yan. Lalo tayo mga madalas gumamit na front brake. Oo, yan ako, madalas ang mapa-front brake. Pero ako din talaga sir, prefer ko talaga front brake talaga. Kasi likod pang support lang talaga. Lalo pang right-handed tayo, di ba? Na ano talaga natin, yung emergency brake, talagang kanan. Nyo, sir, wala kayong makikita na naka-drum brake yung unahan tapos naka-disc brake yung likod. Oo, talaga front. Talaga front po yung mas prefer na kahit sa sasakyan po ganun, sir. Ayun, bukas wala. Meron po yung dalawang clip naman niya susunod na tatanggalin. Ayan, dalawa po. Para mahugot mo itong pinaka-pin niya. Yung humahol dun sa... Ba't nagkaroon ng pin niya, sir? Pin. Ah, pin. Pin niya. Oh, pin niya. Pin niya pala. Oo. Kaya. Kaya, sir. Talagang talaga. Patingin nga po. Okay. Mga ka-riders, ayan po ang itsura ng aking brake pad. Alam niyo po kasi, tayo ay bumabiyahe ng Calambato, Santa Cruz 4 times a week. Yung po ay 45 kilometers. Layo. One way lang po yun. 90, lumalabas ang... isang balikan 90 kilometers. Ayan o, putput na putput po talaga. Ito lang sir ang ating papalitan, wala nang iba? Wala nang iba. Okay. Sige, bibili na tayo. Tsaka muna Sir Ivan ha. Okay, lilinisin ni Sir Ivan yung ating ano, caliper. Okay, buti malapit lang po ang bilihan. Okay, tapat lang po nitong Desmark ito dito sa Santa Cruz, Laguna. Ayan, sa ilalim po ng AMA Computer College. Dito po tayo bibili sa ano bang ano to? Pwesto to. 3S ng anong ano to, sir? Yamaha o Suzuki? Okay, yung Big 4 nandito. Plano po kasi nating umorder na lang online. Alam niyo naman, mura sa online eh. Yung gantong caliper o gantong brake pad po sa online. Nag-canvas ako yung pang Aerox version 2. Wala pang 300 pesos. Pero nag-aalangan ako, syempre, mamaya hindi naman original 'yon. So dito na tayo sa original dahil ang preno po talaga ay napakahalaga at buhay po nakasalalay sa atin. Kaya wag po tayong magtipid pagdating sa preno. Okay, bali 500 po ang presyo dito sa... Sir, ano nga pong pwesto to? Motor Central. Sir. Motor Central po pala itong pwestong to. Halos lahat ng pyesa na andito po. Yamaha, Honda, Suzuki, saka Kawasaki. Ay, ang dami nilang parts po dito. Okay, yun. Naihanap na ng sukat. So, hindi na tayo magtitipid. Hindi na tayo manghihinayang kung 500 man yung kanila. Siyempre, at least talagang original na brake pad po ng Aerox. Mahirap po sumugal talaga sa online. Ayun, maganda. Kailangan natin mag-fill up para in case na may problema, mabilis lang ang pagsosole. Ano po? At ipirma lang tayo. Alam nyo, matagal na po itong pwesto ng Moto Central na 3S to bilihan ng spare parts. Siguro nasa mahigit 20 years na. Kaya trusted na po. Marami hong bumibili dito na talagang genuine yung kanilang mga spare parts sa alpa mga pyesa. Ayan. So ayan, kagandahan naman pag nasa Big 4 yung motor mo, available sa kanila ang mga pyesa. Wala ba akong record dyan, sir? Baka may kaso ko dyan, sir, ha? Sir, shoutout sa'yo. Anong first name mo, sir? Joben, sir. O, si Joben. Joben ba, sir? Joben. Ayan, siya ho yung pa sa cashier natin yan. Re-record lang niya. Maganda naman to kahit medyo matagal. Ayan, ano naman tayo. Ayan, mayroon pang official receipt na ini-issue.
Baka may shoutout ka, sir. Mga tropa. Okay, dito po pala tayo magbabayad. Thank you po, ma'am. Ayan, eksakto naman yung ating binigay. Okay, ito po yung item. Ayan, isang set na po na brake pad kit ng Yamaha. Ayan, Genuine Parts. So, wala tayong alalahanin na hindi original yung ating brake pad. Ayan, sigurado. Pag original, syempre tatagal yan. Sergio Ben, maraming salamat, ha. Thank you, okay, sir. Good morning, good morning. Okay, thank you. Apre, ito na. Ay. Nasaan yung luma, sir? Ah, ay, ito. Kukunin kasi ako dito. Okay, yan. Ah, wala. Ah, baka natanggal na rin. Hindi, wala. Ah, wala. Sa mga inbox, meron. Okay. Ayan, mekaniko namin, sir. Oh. Ayan, kilala ko yan. Ano, kumusta? Papalit ang brake pad, good na yun. Okay. Against the light. Oh, malakas ang ilaw dito, sir. Okay, plano sana natin magpalit ng disc brake sa likod dahil drum brake, pero saka na siguro pagpatapos na tayong nahulog, baka patakin pa ni Ivan tong ating hindi pa tapos sa hulog po eh. Pero siyempre, iba po talaga kapag disc brake. Yun na lang, ang ano ho nun, ang karagdagan nun, siyempre yung maintenance, ano? Okay. Hindi katulad itong drum brake, napakadalang na maintenance nito. Ano ba sir ang maintenance ng drum brake? Kalimita sir, grasa-grasa lang din sa mga Dines. Brake cams, gano'n. Pero wala naman siya kasi fluid eh. Pero sir, ano ba yung pinapaltan doon? Yung parang clam, ano ba yun? Yung malaki? Na yung sa loob, ano bang tawag nga doon? Ah, brake shoe yun. Brake shoe, oh, yun lang. Pero madalang mapaltan yun? Madalang yun sir, madalang. Pero sa experience mo sir, mga ilang taon bago mapaltan yun? Depende sir, kasi minsan kalimitan, mga 2 taon, doon lang ako nagpapalit. Pagka okay. Gamit na gamit yun sir, kasi kalimitan okay. Kasi sa mga brake shoe. Mas matigas yung compound niya kaysa sa mga brake pads, sir. Yun lang yung sa opinion ko, sir. Okay. Observahan ko. Kasi mas naunang maupod yung brake drum nung mags kaysa dun sa brake shoe. Pero brake ako drum. Naman, sir, hindi naman ako nagpapalit na kasi may remedyo tayong kinagawa. Okay. Kaysa bumili yung customer. So basta nasa kahit 3 years pa, no? Okay pa rin ang drum brake, ano? So yun lang gawin natin, i-adjust natin, ano? Kasi talagang maluwag na eh. Dito nyo lang po i-adjust yan, sir. Ay, ihilahin lang ba? Tama ba yung sa may spring? Kaya, sir, tutulak mo to. Ayan, sige. Tapos ikutin mo lang na ganyan, sir. Ayan, depende sa... I-adjust mo na ba yan, hindi ba? Ayan, sir, na-adjust ko na, okay, sir. Ayan, ayan. Ayan, gagandaan sa drum brake. Mabilis siyang i-adjust. Mabilis ang adjust niya kasi... Yun. Sa ano po kasi sa mga naka-disc brake, rotor disc, wala pong adjustment talaga yun, sir. Ah, okay. So, dito lang tayo mag-focus talaga, ano, sa ating front brake. Yes, sir. Payo ko linis ka nito, sir. Halimbawa, upod na yung brake pads mo. Bago mo siya i-press pabalik, linisin nyo muna yung pinaka-piston okay. Para hindi sumiksik yung dumi dito sa pagitan. Kaya ang ginawa ko kanina, nilinis ko muna siya bago ko siya pinirest ko ganun. Tapos saan nilinis ko ulit. Pero payo ko naman sa sarili ko, hindi ako mangangahas, pre. Sa'yo ko talaga papagawa. At baka lalo ko masira. At may pagkasirani ko yung ating daliri. Ayan. Ganyan lang. Ayan. Ay, mas maganda kasi pagka magpapalit po talaga ng brake pads, lilinisin po talaga. Okay. So, anong ginamit mo sir panlinis? Gasolina lang. Gasolina lang, okay na. Pwede na po. Nakakalimutang grasahan ko sir. Ano man tawag? Bracket sir. Bracket. Tsaka yung boot. Ito. Ito kasi nakasuot din, sir. Minsan kasi, yung pag nag-i-stack up yung preno natin, minsan ito yung sanhe. Dito, okay. Pagka kinalawang na o nag-stack up to, yun. So, isipin, nakukuha sa tubig na napabayaan, ano? So, dapat talagang gagalasan. Kaya talagang mali, talagang dapat talaga yung ginagawa natin is regular pa naglilinis ng motor, sir. Kasi, okay. Kasi kita mo naman, kung kumagamit, gamit lang. Eh kaya lang siyempre pag naglilinis tayo minsan na itutulak papasok eh. Mm. Doon sa loob kaya dapat talaga binubuksan. Ayan, katulad ng inilagay mo ay ang grasa. Opo, grasa. Okay.
mukhang maganit na, no? Hindi naman. Kaya pinasok ng dumi sa loob. Hindi naman. Hindi naman ito ba basta mapasok. Gawa ng may goma siya, sir. Ah, yun. Maliban na lang, worn out na yung... Pag nasira na yung goma, no? Kaya nakakabili nito repair kit. Pero yun dyan naman, wala naman problema yung goma natin, no? Wala naman. Bagong-bago pa, sir. So combine talaga pre, no? Pangangalaga ng tatlo yan eh, parang pyramid. Oo, oh, sir. Tamang pyesa, okay. Tamang pangangalaga, tamang mekaniko. Okay. Eto yan, no? Isang mekaniko lang ang aasahan natin, si Sir Ivan lang. Sige na natin to. Okay, pinaka... Ano naman yan, sir? Retainer niya, sir. Retainer, okay. Para hindi umisod yung isang brake pads. Ito, sir. Kasi ito, naka-ano lang dito yan. Kita nyo yan, merong parang kawit dito. Sir, ang version 1 ba, saka version 2, parehas lang ng brake pad? Opo, parehas lang. Okay, parehas lang. So, hindi mo na dito yan, sir. Tapos ito, pinaka-pin niya. Pinaka-pin. Suot mo lang yan. Tapos hanapin niya po yung pinaka-butas niya. Para ilusong play. Para sa lock. Okay, nakita niya yung butas, pero yun. Yung butas niya. Tapos, okay. Sa ayan din, sa isa ayan. Dalawa? Dalawa po yun. Hindi naman nakamain to kasi yung bilis na may kabit po ito eh. Yun lang. Tapos doon sa loob pala. Ayun. Okay. Tapos balik yun na rin po. Yan lang. Ito yung pinaka-speed sensor ko. Magnet ko. Ayan din, dumi-dumi din ito. Buti, walang gasinong customer pre, no? Oo, sir. Kanina po. Pahabang tayo ng oras. Kanina meron dalawa. Ah, nauna na. Pero, change oil lang naman. Anong oras bakit nagbubukas, pre? Bali, yung operation natin, sir, is 9 a.m. Ah, tama bubukas lang. Bubukas kami ng 8. Pero kasi yung sa... 30 minutes, siyempre, nagbubukas kami ng PC. Okay. Nilinis po ng branch. Tapos sinisimulan po namin ng 9 a.m. Ngingiway guys, baka mabilog. Baka mabilog eh. Huwag manggigil, ano? Pero meron naman tayong mga tools na ano eh, di ba? Yung hindi siya talaga nakakabilog. Oo, sir. Depende rin sa tools. Depende rin po. Pagka bibili ka kasi talaga ng tools, halimbawa gusto nyo mag-DIY, yung magandang klase na pong tools ang bilhin nyo. Sa presyo talaga, no pre? Presyo. Mahal, siyempre, oh, quality. Medyo mahal nga lang po. Sabi sa inyo lang, sir. Siyempre, lubog yung piston eh. Okay. Sabi sa inyo lang. Maramdaman nyo naman eh. Kakaganda. Ayun, naisod yung piston niya. Sir, sa brake fluid, sa tingin mo, yung 8 months, ayos pa rin niya. Wala pang... Okay pa rin niya, hindi sir. Pa tayo magbabanto. Oo, hindi pa. Po, sir. Hindi naman po siya totally talaga nagbabawas, sir. Eh. Okay, ayan. Magbabawas lang siya pag may leak. Ayun, so wala siyang leak. Hindi siya talaga babawas. Hindi po siya babawas. Okay na po. Ayos, salamat, Sir Ivan. Sige po. Ayan, testingin na natin. Pareho na uling mukhang bago. O, hindi mukhang bago, talagang bagong palit. Ang
una, testingin natin muna itong disc brake, ha. Ayun, nawala na yung kayod niya. Ayan, ganda rito. Suwabi lang pag preno. Hindi ka matatagtag. Ayan, malambot siya. Pero ano, makapit. Ayun mga riders, sana eh ano, nagustuhan niyo yung ating ginawang vlog dito ngayon sa pagpapalit ng ating brake pad. At like, comment, and subscribe sa ating channel. Asahan nyo sa susunod, i-review na rin natin o i-vlog natin yung mga gagawin pa nating maintenance o upgrading, at saka ito yung sa pag may nasira, yung pagpapagawa. Okay, salamat po sa pagsubaybay.